Mayong adlaw, mga amigo, mga amiga sa P2P and Hotspot Business. Now, nandito na po tayo sa part ng vlog ko na i-share ko lahat paano ko ni-configure yung P2P Hotspot Business ko. Marami po ang nagtatanong kung paano ang setup ng P2P Hotspot Business ko. Now, tinatawag ko siyang P2P tsaka Hotspot Business kasi yung Hotspot Business ko, yung network ng internet ko is na-setup ko siya ng P2P. Merong iba gumagamit ng P2P for residential, na sa akin naman P2P yung ginagamit ko para makapagtapon ako ng signal sa mga hotspot ko. Okay? Nakita naman natin sa previous vlog ko na Vendo talaga ang target ko sa business na to. Kasi una, maraming tao ang maaaring gumamit ng Wi-Fi. Diba? Maraming tao pwede maghulog ng coins para makakonect sila ng Wi-Fi. Yung sa relocation site naman, ginagamit nila ng estudyante doon as online class. Yung iba naman, for Facebook, YouTube, for games, at lahat-lahat. Okay? Now, isa ding advantage ng hotspot or yun ng Vendo, abot kaya sa lahat. Diba? 5 pesos per hour, 2 pesos for 2 hours. Pag maghulog ka ng 20 pesos, 5 hours. Okay? At saka, yung Vendo, malaki po yung income compare sa residential na P2P. Okay? Tapos, less maintenance. So, yun. Ito na po yung setup ko kung paano ako nagtapon ng internet galing dito sa bahay namin papunta doon sa mga Vendo ko sa relocation. So, gumamit po ako ng Microtech sa PPPoE server, tapos Giga Switch, para pwede akong maglagay ng maraming Ethernet device dito. Tapos, paakyat papunta sa tower ko, gumamit po ako ng lap GPS as a sector antenna. Tapon ako ng signal papunta naman sa tower ko sa relocation site. Receiver ko doon is LBE Gen 2 na Ubiquiti. Pababa papuntang Giga Switch. Then from Giga Switch, paakyat balik sa lap 120 na sector antenna ko. And from there, dun ko na kinoconnect yung mga Vendo ng Vendo ko. Dun ako kumukuha ng internet. Gumagamit po ako ng LBE M5. Okay? So, since sobrang haba ng proseso na to, yung gagawin natin is divide natin to ng tatlo. Yung first, explain ko muna kung paano ko kinonfigure yung Microtech ko as a PPPoE server. Okay? Katapos niyan, explain naman natin yung paano ko kinonfigure yung lap GPS as a station and LBE Gen 2 as a client. Okay? Pagkatapos niyan, explain ko na naman kung paano ko kinonfigure yung lap 120 ko as a sector antenna at saka yung mga LBE M5 as a client for my Vendo. So, yun. So, again, hahatiin natin to in 3 parts. So, ngayon, explain ko yung part 1, which is paano ko kinonfigure yung Microtech as a PPPoE server. Okay, let's get started. Pagbago pa yung Microtech nyo, may mga default settings pa yan nakasave sa modem nyo or sa Microtech. So, yung gagawin natin dyan is i-access natin yung configuration page ng Microtech. And to do that, kailangan natin yung Winbox. Ito po yung Winbox. Itong Winbox na to, pwede natin to i-download sa website ng Microtech. Okay? So, ayun. Mag-open pa lang natin since nakaplug na yung Ethernet cable dun sa likod ng Microtech natin. Nade-detect na to niya. So, ito yung Microtech natin, Hex GR3. So, pag-click natin dyan, click yung MAC address. By default, wala naman yung password. So, click on Connect.
Pag-connect nyo dyan, yun, kikita nyo yung mga default settings, di ba? Meron mga bridge, merong mga, ito, mga ports na naka-bridge na. So, click muna natin, okay. Tapos, may mga IP pool. Yung gagawin natin dyan, dapat i-erase natin yung lahat ng mga settings na yan. Okay? Para ma-configure natin siya kung anong gusto nating settings yung nasa Microtech. And to do that, punta tayo sa System, Reset Configuration, tapos click natin to, No Default Configuration. So, click on Reset Configuration, then click on Yes. Tayin lang po natin, mag-restart po yung Microtech, ayun, na-disconnect na. So, let's wait for the Microtech to beep twice. Pag mag-beep twice na yan, meaning nakapag-load na po siya. Okay, hintayin lang po natin ha. So yun, nag-beep na po siya ng twice. Yung gagawin natin, balik tayo sa Winbox, then click natin refresh. Ayun, na-detect na po niya yung Microtech, ito yung MAC address. Notice nyo, wala na po yung IP address. Kasi yun nga, na-delete na po yung mga default settings niya. So sa login admin, walang password, click on the MAC address, then click on connect. So yun. If you notice, wala na po. Wala na pong bridge, wala na pong port, wala na pong IP addresses, kahit yung pool. Ayun, blanco na po. Yung ginagawa ko dito, parang dito po tayo malito, una natin gawin is punta tayo sa interface. Ito, interface page, pang-identify natin to sila isa-isa. Diba? Dito nakaplug yung Ethernet cable ko ngayon going to my computer. So, Ethernet 1, always po, ISP po yan. So, lagyan natin ng dash, ISP. Tapos, apply. Okay? Now, since gumagamit ako ng mga sector antenna, like GPS, UbiquityLAP GPS, at saka UbiquityLAP na 120, sector antenna yun, di ba? Para makakuha tayo ng coverage from all angles, iniikot ko yung mga LAP antennas ko. So, kailangan natin ng tatlong port. So, ito yung ginagawa ko. Ginagawa ko itong tatlong port na ito as PPPoE port. Okay? So, identify natin yan. Ether2-PPPoE. Kopyain natin ito. Lagyan natin ng comment para mag-group sila. PoE. Okay. Apply. So, yung Ether3-PPPoE. Apply. Okay. Tsaka Ether4-PPPoE. Apply, okay. At saka yung Ether 5 naman, ginagamit ko po to for LAN. So, pwede natin gamitin to for troubleshooting or pwede natin gamitin to for mga connection nyo sa bahay. Tapos, yun. Lagyan natin din ng comment, LAN, para ma-separate siya. Apply, okay. So, yun. Na-identify na po natin. First port is ISP. Second port is PPPoE, third port PPPoE, fourth port PPPoE, at saka yung LAN. Tapos, since naka-LAN na to, yung gagawin natin dito is i-bridge natin tong tatlong to. And to do that, sa left side, click on Bridge. Sa Bridge tab, then plus. So, lagay natin Bridge dash PPPoE. So, ayan mo na yung mga settings na yan. Click on Apply, then click on OK. Now, para malaman ng bridge kung alin yung port naka-assign sa kanya, i-identify po natin yan dito isa-isa. So, from the Bridge tab, go to the Port tab, click plus sign, sa Bridge, PPPoE, so Bridge 2 yun, di ba? Bridge 2, Apply, OK. So, the Bridge 3 naman, same settings, PPPoE, Ether 3, Apply, tsaka Ether 4. Still bridge apply. So yun, naka-bridge na po yung Ether 1, Ether 2, 3, and 4. 2, 3, and 4. So ayun, okay na yan. So the next thing that we need to do is put an IP address sa PPPoE at saka sa LAN. And to do that, sa left side, IP, then addresses. Unahan natin yung PPPoE. So sa interface, select po natin, Bridge PPPoE. Okay? Now, sa IP address naman, you can use any IP address.
sa settings na to, just make sure na wala pong conflict doon sa walang conflict doon sa mga ibang IP address ng devices nyo na naka-install sa network nyo. Now, let's try this. 192.168.111.1/24. Okay? Then, since IP address to ng PPPoE, sa interface, again, select natin PPPoE, apply, then okay. So, yun, may IP address na po tayo sa PPPoE. Now, lagyan din natin ng IP address yung LAN natin, which is the port 5. Now, ginagawa ko dyan, dino-double click ko lang to. Double click. Diba, ito yung IP address ng PPPoE natin. So, pwede natin gawin is just copy. Pag copy, same settings yan ng PPPoE natin. Yung ginagawa ko dyan, ito lang chine-change ko dyan. Instead of 192.168.111.1, ginagawa ko yung 192.168.2.1. Okay? Now, dito naman, select natin yung Ether 5 LAN. Apply. Okay. Okay din natin to. So, yun. May IP address na po tayo sa PPPoE. May address na rin po tayo, or IP address din tayo sa LAN. Now, yung next na gagawin dito is maggawa tayo ng IP pool para sa PPPoE. To do that, IP, PP, then go to pool. Okay? From the pool, click the plus sign. Now, lagay natin dito PPPoE client. Nasa IP address na to, ito itong gagayain natin. Okay? O ito. So, 192.168.111.1. Now, since yung .1 is gateway to ng PPPoE natin, pwede tayong magsimula sa .5. Okay? Ito yung IP pool is ito po yung mga IP addresses na ipamimigay ng Microtech dun sa mga client na nakakoconnect sa PPPoE. So, from the 192.168.111.5 dash until 192.168.111.254. Okay. So, click natin apply. Then, okay. So, okay na tayo dyan. Since may Ethernet, lagyan natin ng internet yung port 1 ng Microtech, ha. Connect natin yung internet connection. The port 1. Ayun. Na-detect na po niya. Pero hindi pa nakakapasok yung internet connection from the cable to your Microtech. Para makapasok po yan, itong gagawin natin. IP, DHCP client. Okay? Pag-click nyo dyan, open to. So, click on the plus sign. Ayun, sa interface, by default, na-detect talaga niya na sa Ethernet 1 yung ISP natin. So, just click on apply. Then, click on OK. After you click on OK, ayun, may internet connection na, di ba? So, check natin sa terminal. Ping google.com. Ayun, may internet connection na. But if you notice, pagpupunta tayo dito sa network natin, ayun, no? Yung Ethernet cable, your Ethernet Ethernet cable na nakakonect sa laptop ko is no internet pa rin. Ito, Wi-Fi ito eh. Okay? So, yung gagawin natin next, after natin makakonect sa DHCP client, lagyan po natin ng firewall. IP firewall. Pag-click mo ng firewall, punta tayo sa NAT tab, then plus sign, source NAT, then interface out ISP, then action masquerade, apply, okay. Now, may kulang pa. Di ba nilagyan natin ng IP address o yung Ether 5 natin, ginawa nating LAN. Para mag-function na to, lagay natin to ng gawin natin siyang DHCP server. So, IP, DHCP server, DHCP setup, click natin yung LAN 5, click next, yun, nade-detect niya yung IP address na inassign natin kanina, di ba? To LAN 5. So, 192.168.112.1
1. So, ito, IP block niya. So, next mo lang. So, DHCP network, next. Ito, ito yung IP pool. The next, ito yung DNS server. Ito, nade-detect niya yung modem ng PLDT ko. Yung gagawin natin dyan, lagyan natin ng Google DNS. .4, the next mo lang. Next, least time, ginagawa ko dyan is 1 day, space, gawin natin 0 to the next. Then done. Check na natin kung may connection na. Wala pa rin. So, pwede natin gawin dyan is i-power cycle natin yung Microtech natin. So, let's unplug the cable. Yun, na-disconnect. Balik natin. Tayo naman natin ulit mag-beep. Yun, 1 beep. Then, let's wait for the 2nd beep. Yun, refresh. Yun, may IP address na, diba? So, click natin to, MAC address, then click on connect. So, okay na lahat ng settings. Check natin pag may internet connection na. Yes, we do have internet connection. Check natin yung IP address. Yun. Meron na po. Sige, para sigurado, speed test po tayo. May sa LAN na to or sa cable na to, may na-sign na po ako na 300 Mbps, kasi yun nga yung sa mga vendor ko, yung na-deploy ko sa 4 na vendor, may na-assign po ako doon na 100 Mbps, pero sa home network ko nilagay ko is 300 Mbps. So far maganda naman yung speed test, yung download niya is 262.22 Mbps, tsaka yung upload is 331.63 Mbps. Very good. Siguradong na may connection talaga. Double check natin ha. Pasok tayo si YouTube. Okay. Hanapin natin yung vlog natin. Yun. Check na natin. My Filmmate. Play natin. Very good. Like, walang lag. Naka HD yan ha. Community, alam. Okay, very good. So, may connection na po tayo, sir. So, yung next gagawin natin dito, actually, this is ready for PPPoE configuration na. First natin gawin is close natin to lahat. Okay, so PPPoE server naman po tayo. To proceed, click natin yung PPP. Dito muna tayo sa PPPoE server. Click the plus sign. Ito, PPPoE server. Sa interface, select po natin yung bridge yung ginawa natin. Then, default. Ito, okay na to. Tapos to, check natin to. 1 session per host. Tapos yung iba, ina-uncheck nila to eh. Chap, mass chap 2, mass chap 1. Tapos tinitira nila yung PAP. Pero ako inahayaan ko lang yan. Tapos yun, click apply. Then click on OK. Tapos check nyo natin sa interface. Wala pa. Sa profile, gawa tayo ng bagong profile. Sa general tab, gawa tayo ng dalawa. Let's say for example, 5 Mbps. Okay. Now, sa local address, ito yung nilalagay natin na IP address ng PPPoE natin. IP addresses. Ito. So, 192.168.111.1. Tapos, yung remote address is yung PPPoE client. Okay. Now, sa DNS, copy natin to. Tsaka lagyan din natin ng Google DNS. Now, since 5 Mbps yung limit natin dito, punta tayo sa limit.
Tapos, rate limit. So, 5M/5M. So, 5MB upload, 5MB download. Tapos, dito, gawa natin ito ng queue mamaya. Okay? So, apply muna natin to. Check na natin ulit. Okay. Tapos, gawa tayo ng 50 Mbps. Local address still the same, 192.168.111.1. Remote address, PPPoE clients, copy natin to, DNS, tsaka Google DNS. Sa limit, lagay natin 50M/50M. Apply, okay. So, may profiles na tayo, gawa tayo na secret mamaya. Now, gawan muna natin ng mga queues to. Ito ah, punta tayo sa queue. Basta yan ang queue. PPPoE connection. IP block po, target 192.168.111.0/24. Max limit, yun yung sinabi ko kanina. Same lang po to sa ginawa ko sa bandwidth control ko. Sinabi ko na magtapon po ako ng signal sa relocation site na 100 Mbps lang. Same lang po to dito. Kahit may 300 Mbps tayo, kung gusto lang natin na 100 Mbps lang ang i-distribute ng PPPoE natin, so lagyan po natin dito ng 100 Mbps. Okay? Target upload at saka download. Advanced statistics, hindi na po natin gagalawin to. So, click on apply. Click on okay. So, yun. May simple queues na po tayo sa PPPoE natin. Balikan natin itong ginawa natin dalawang profile. Ito, diba? Sa 5 Mbps, limit niya is 5 MB. Tapos, dito sa queue, parent queue, select po natin yung ginawa nating simple queues. Apply. Okay. Tsaka, same dito sa 50 Mbps. Parent queue, PPoE connection, apply, click on OK. So, ayun. Tapos, gawa po tayo ng secret. Ito namang secret is yung PPPoE login na ibibigay mo sa customer mo. So, let's say for example, gagawa tayo ng PPPoE na 5 Mbps. So, simplihan lang natin, 5 Mbps. Tapos, yung password is 12345. For the service, PPPoE profile, ito na po, select po natin. So, since 5 Mbps na client to, or vendor, lagyan natin ng 5 Mbps. Tapos, apply. Okay. Tapos, meron po tayong 50 Mbps na vendor. 50 Mbps. Password, trial lang po to ha. 12345. Service, PPPoE. Tsaka, select po natin yung profile na 50 Mbps. Click on apply, click on OK. Now, isa pala, gagawan din natin to ng firewall. Firewall, IP, firewall. Na dito sa firewall, ito yung firewall ng Ethernet 1 natin, di ba? So, gawa tayo ng bago. So, click on the plus sign. Sa general source NAT, out interface naman dito is yung PPPoE bridge. Okay, tapos yung action is masquerade. Lagyan po natin ng comment. PPPoE firewall. Okay, apply. Okay, so yun. Kalimutan pala natin yung source address. Source address, IP address po ng PPPoE natin. 192.168.111.1. Apply. Okay. So, yun. Okay. So, yun. Balik dito, sa profile, may dalawang profile na po tayo. Tapos, sa secret naman, ito na po yung mga login natin. Okay? Subukan natin to ha. 5 Mbps at saka 50 Mbps. Meron pa tayong router dito na nakaset as PPPoE. Ito, tenda testing. Connect.
no internet connection. Access natin yung page ng tenda. 192.168.21.1. Binago ko na po ito, ah. Hindi na po ito yung default IP address. So, 1, 2. Tapos, yun. Uy, connected na pala. 50 Mbps na settings. Tapos, yung password is 12345. Now, gawin muna natin itong 5 Mbps. Kasi dalawa yung ginawa natin na login, eh. 5 Mbps at saka 50 Mbps. Natin, okay. Again, yung settings ng router, natin is router, tapos PPPoE. Tapos lalabas tong option na to. Pwede natin i-type yung username and password. So, click on OK. Checking username and password. Ayun, pasok. Status, connected po. Speed test nga tayo kung 5 Mbps pa yung connection na kukuha natin from the Microtech. Go. Yun, kinakabahan ako, ah. Yun, 5 Mbps. Sige nga. So, ito. Ito yung ginagamit, yung PPPoE po, ginagamit ko sa mga vendo ko. Kasi gusto ko, i-assign ko po yung specific speed per vendo. Ang hirap naman kasi pag ilan mo lang yung buong network mo, tapos plug mo lang yung mga vendo mo, mag-aagawan ng signal yon o mag-aagawan ng bandwidth. So, ito yung PPPoE. Ito yung ginamit ko para at least alam ko kung ilang Mbps yung nakukuha ng isang vendo ko. Subukan natin yung 50 Mbps naman. 50 Mbps. Password is 12345. Click on OK. Username and password. Yun, pasok. Sige nga, speed test nga tayo. Nakakabahan ulit ako. Yun po, 50 Mbps. 50 Mbps ulit. So, yun. Nilipat ko po yung Ethernet cable from port 5 to port 4 sa Microtech ko. Plug natin tong Ethernet cable. Subukan natin kung ma-access ba natin yung configuration page ng Microtech. Yun, lumabas. Connect. Okay. So, i-check natin kung alin dito yung active na login na ginagamit ng router natin. Ayun, no? 50 Mbps. Tapos, pagpupunta kayo dun sa queues, 50 Mbps din. Palitan nga natin dito sa router ng 5 Mbps. Tingnan natin if ma-detect ba niya. Oop, na-disconnect. Connected. Balik tayo sa Microtech. Ayan, 5 Mbps po. PPP. Active connection is the 5 Mbps. Speed test ulit nga tayo. 5 Mbps pa talaga. Yun, 5 Mbps nga. So, 5 Mbps. Effective mga sir. Gumagana na po yung profile natin. Pati yung connection natin. Connection speed. May limitations na po tayo per login. Now, ngayon, since tapos na po tayo sa settings ng Microtech natin, ito na lang. Additional tip na lang. Talagyan po natin yung pangalan ng Microtech natin. Ha? Punta tayo sa IP address or no, IP. Ano? System. Tapos, identity. So, lagay natin Microtech or PPPoE server. Pag-click natin ang apply dyan, lalabas siya PPPoE server. At least man lang, kung marami kayong Microtech na naka-install sa network nyo, ma-identify nyo kung which router or Microtech na i-click nyo. Natin okay nyan. At tapos, lagyan po natin ng password to.
para naman safe yung router nyo or yung microtech nyo. To do that system, tapos users. Pagdating sa users, yung ginagawa ko lang itong admin login na lang eh. Diba kanina pag login natin sa Winbox, hindi humihingi ng password nun. Lagyan po natin ng password. So, admin, full, tapos ito password. So let's say 1, 2, 3, 4, 5. Click on apply. Click on OK. OK. Close nga natin ito. Subukan natin. Disconnect. Yun. May PPPoE server na po tayo na Microtech. Ito ha, walang password ha. Click natin connect. Ayun o, nag-i-error na. Kailangan talaga natin i-type in yung password para maka-connect tayo. Okay. Now, last na lang, tip ko lang. Kasi ang hirap kasi mag-configure ng Microtech. Minsan naman, nakukurap yung settings niya or yung ginagawa natin. Nag-click tayo tapos may madelete tayo na settings. Just to be safe, gawa po tayo ng backup file ng configuration natin. To do that, click on files. Ito, click on backup. Backup, tapos ito, PPPoE settings. Tapos huwag na natin lagyan ng password, click on backup. Ito, pag may backup ka na, pwede mo itong i-export. Let's say for example, punta tayo dito. Punta tayo sa, ilagay natin sa music na folder. Gagawin nyo lang dyan is, drag nyo lang, click, drag, ito sa music. Ayun, may backup settings na po kayo. So every time naglo-loko yung Microtech nyo kasi may na-delete kayo na settings or may nagawa kayong mali, pwede nyo itong i-load. Ito, PPPoE settings, pwede nyo i-load, drop nyo ulit dito, click nyo yan, tapos click nyo restore. So yung gagawin niya, i-restore niya yung settings ng Microtech mo kung dun sa time na nag-backup ka. So I suggest mag-backup ka once you're done with all the settings na lang siguro para hindi ka na magpaulit-ulit gawa ng mga secrets or yung mga PPPoE login. So okay, so yun po kung paano ko kinonfigure yung Microtech as my PPPoE server.